Halo mga kakitens, mga kapusa. Ito nga po pala si Blue, ang aming isa sa mga alaga namin na matagal na. 7 years na po sa amin ito. Kahapon po ay sobrang nag-aalala po ako. Kami ng pamilya gawa ng maghapon na hindi kumakain. So, nagtatago na po siya. Ayaw po niyang magpakuha sa kisame. Doon po siya nakatago. So, sa sobrang pag-aalala ko, dahil hindi nga siya kumakain, laking gulat ko rin po dahil okay pa naman siya nung mga nagdaang araw. Malakas siyang kumain at magana talaga. Tapos, nung kahapon, sobrang nagtaka na lang ako dahil yun bang pinapakain ko na yung 5 naming adult cat. Siya na lang yung wala. So, tawag ako ng tawag kung nasaan siya. Wala talaga hanggang sa umabot na ng hapon. Then, after 1 hour, nakita ko na lang siya doon sa pakante naming bahay ng kapitbahay. Doon lang siya. Tapos nung inoferan ko siya ng pagkain at tubig, ayaw niya pa rin kainin. Then, tatlong klaseng food na ang inoffer ko sa kanya pero ayaw pa rin niyang kainin. And nilagyan ko na rin ng dextrose ang tubig. Gustuhin man niyang uminom pero as in dinedma lang niya. Then after 5 minutes ay bigla siyang nawala. Inahanap ko siya at ang sabi ng anak ko ay nandun nga daw po siya sa kisame, kung saan doon siya nagtatago. Kung kaya't hindi may iwasan ang pag-aalala dahil pagka ganitong sitwasyon na walang ganang kumain at uminom, ay ang tendency manghihina sila at manghihina, then magdi-dehydrate. Kung kaya't pinagsikapan ko talaga na makuha siya. At buti na lang, after 2 hours, bumaba siya. Then, agad ko siyang kinuha para pakainin. So, nilagay ko muna siya sa cage para hindi siya lumabas. Nung una, ayaw niya magpalagay dito sa cage. Iyak siya ng iyak. Then, agad ko siyang pinainom ng food supplement para kahit papano po ay manumbalik ang kanyang gana sa pagkain. And wala pa rin siyang gana kahit anong offer ko sa kanya ng food. And ninayaan ko lang siya dito sa cage magdamag. Pero natulog naman siya dahil pabangon-bangon po ako, chine-check ko kung ano na ang sitwasyon niya. And ayun, natutulog naman siya, mahimbing naman ang tulog. Then ngayon po, bumaba ako ng 4:45 para check-in siya uli. And inoferan ko uli siya ng food at swerte naman dahil nakaluto rin ako kagabi ng ulam nila na isda. Kung kaya ayun, biglang ginagrab niya ang isda. At kahit papano po ay nagkalaman na po ang kanyang tiyan. Well, hindi ko naman po siya nakita ang nagsuka ngayon. Okay naman po ang behavior ng kanyang balahibo. And
yung sitwasyon ng kanyang tainga. Hindi ko po ito nalinis kahapon gawa ng ayaw nga niyang magpakita sa amin. And naka-schedule na po siya ngayon na dalhin sa vet para masigurado po ang kanyang kondisyon nang malaman namin kung ano na ang nangyari sa health niya. Yun lang po ang napansin namin sa kanya, yung parating naglilinis. Then, minasage ko po kagabi ang kanyang part ng balakang at ayaw nga po magpahipo sa right side. So, tinigilan ko muna, pero kahit papano po ay namasage ko siya para lang mag-circulate ng normal ang kanyang dugo. Salamat. Ito, ayan po ang sa tenga niya. Medyo konti na lang po ang termites. Eh, parati ko po yan siyang nililinisan. And, susubukan ko pong hipuin, i-massage ang right side na parte ng kanyang balakang. Ayan, nagagalit po siya, umaangil. Ayan. So, itong part na ito ang masakit sa kanya. May mga bukol-bukol po. So, ang suspecha ko nito ay meron siyang UTI. Kung kaya't kinakailangan namin na dalhin siya sa vet para malaman na po at nang malapatan siya ng antibacterial or gamot. So ayaw niya yung hinahimas ang part ng katawan niya. Gusto niya lumabas pero ayaw ko muna siyang palabasin. Kaya nilagyan ko ng box ang bawat gilid, kahon, dahil yung isa naming alaga na mother cat ay pinipilit itong i-drive out. Isang dahilan din po kung kaya sinomonitor ko siya para hindi madalas ang pag-aangil ng isa naming alaga. Yun po ang kondisyon ng tenga niya. Kahit papaano po ay nabawasan na po ang termites. Yan. Mamaya, bilinis tayo, ha? Blue. And then yung sa mata niya. Ayan. Buti na lang hindi na masyadong nagkaroon ng black lining sa eyelid. Hindi na po grabe katulad nung mga 2 months ago. Ay grabe, may parang akala mo yung nag-eyebrow siya. Paano po ay kumakaway naman po ang kanyang buntot sa tuwing kinakausap po siya. So, makita ko na ang buntot niya na kumakaway ay panatag na po ang loob ko, naiipsan na po ang aking damdamin kahit paano po. Yung pag-aalala ko sa kanya ay hindi na masyadong grabe. Mamaya na punta tayo sa vet na. Seven years na po siya sa amin. Siya yung pinaka
matandang pusa na alaga. Gustong-gusto nila yung hinihipo or hinihimas ang lalamunan. Mamaya punas tayo, ha? Ito, oh, may sugat siya dito sa ilong gawa ng nakalmot ito sa isa sa mga adult cat namin na pilit din na drive out. Kaya nasugatan ng kanyang ilong. Blue Blue? Blue Blue? Kinakailangan ko siyang paupuin upang i-massage ang kanyang lower part, lower extremities, kasi meron po akong nahihipo na bukol-bukol. Kinakailangan po na kalmado siya. Malaking tulong po sa mga ala nating pet na hinahaplos sila at kinakausap. Hinahandahan ko na pong i-press ang panbewang niya dahil meron po akong nahihimas o nahipong mga bulbukol. Kaso lang po, siyempre nasasaktan siya kung kaya putol ang kung kaya't ang inihimas-himas ko muna ang kanyang likod sa unti-unti kong pinipindot ang bewang niya kung saan may mga bukol-bukol, dahil isa po yan na nakakatulong na maibsan ang sakit na nararamdaman ng ating mga alaga.
Kinakailangan din po ang bonding ng ating mga, huwag po natin silang pababayaan sa tuwing meron silang iniindang sakit. Dahil pag yan, once na napabayaan natin, yan po ang umpisa na lumala hanggang sa magulat na lang tayo na wala lang ganong kumain, nagsusuka, then matamlay, kung ano-ano pa ang nakikita nating senyales sa kanila. Kung kaya't hanggat maaari po, ay agapan na po natin. Agapan po natin sa pamamagitan ng massage at haplos kasi malaking bagay po yan sa ating mga alaga. Lalo't nakakaranas po sila ng anxiety at depression. Kung kaya kinakailangan po na agapan natin ating obserbahan at i-monitor ang kanilang katawan kapag hinihimas natin na parang umaangil sila, that means meron silang pain na tinatago. Dito na kami sa vet clinic. So haba ng pila, pang siyam kami. Ayan. So intay muna kami ng siguro kulang isang oras. Ayan po si Blue. Hello Blue. 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 Antay muna tayo, Bianna. Kasi maraming nagpapa-check up na. Yung iba naman nagpapa-vaccine. Relax ka muna, Blue. Na? Nagugutom ka ba? Gutom ka na, Be? Nalilibang siya sa mga dumadaan, akyat baba. Sleep ka muna. Sleep muna si Blue. Ayan ang kapitbahay ni Blue. Nagwiwigil ng buntot. Magpapavaksin din siya. Tsaka yung bandang unahan, ayun. Ayun. Ayan, naghihintay din siya. Mas mahaba daw pila. Chuchu! Buti na lang, behave po siya ngayon kahit na mapapila. Mahirap kasi pag hindi siya mapakali. Ano be? Okay ka na?
siya po. Pwede po, wala po. Hindi na lang po ipapitan niya. Huwag ka na umiyak, be, para hindi ikaw ma-stress, na? Babe, si Blue Blue. Oh. Ayaw niya umuwi. Bigyan na ayaw pang pumapa. May nakita siyang bagong friend. Bakit yun? Masyado lumalabas eh. Bira siyang lumalabas? Ah, kaya pala. Sasabik siya sa labas. Ala. Yan. Ginaga ng amo. Ayaw pumapa. Ala, pinahirapan si mami. Kailangan ko siyang haplusin at himasin ang kanyang mga balahibo para manatili siyang relax at hindi siya maboring. Hindi ka pwedeng lumabas diyan. Kararating na po namin at ito, pinapakain ko na siya dahil gutom na. Magana naman po siyang kumain. Binigyan ko ng steamed fish and rice. Okay naman po ang kanyang vital signs. Wala pong binigay na antibiotic dahil very good naman ang kanyang kondisyon. Talagang pinagdaanan lang niya ang mild depression. Gawa nung dinadrive out siya ng aming mga adult cat. Na-stress lang po siya. So okay na kailangan na palakasin ang kanyang immune. Ayos na ang kanyang kondisyon, medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam. Ito naman ang isa sa aming mga alaga na kapon na rin. Mahigit isang taon pa po yan. Pangalan niya ay si Witty. Thank you.
Tapos na po siyang kumain itong si Blue and si Witty. Kaya anytime ay matutulog na yan sila. Nagpapaantok lang. Kaya gusto nila yung tahimik na lugar. So kinakailangan po mga kapusa, mga kakittens, na ating alagaang mabuti ang ating mga pets. Huwag po natin silang pababayaan. Bagkos, ipadama po natin sa kanila ang pagmamahal. Kasi para din pong tao yung mga yan na nangangailangan din po ng kalinga. Kaya sa katulad ko na mahilig sa mga pusa ay responsibilidad kong alagaan sila. At sa pamamagitan ng mga ginagawa kong home remedies, pag may mga iniinda silang pain, ay ginagawan ko naman po ng paraan upang kahit papaano po ay maibsan ang kanilang iniinda na sakit. And sa pagkain naman po ay kinakailangan na maging maingat po tayo sa pagbibigay sa kanila, dahil isa rin po na magiging cause sa kanilang pagkakasakit, lalo't mga dry cat food. Hangga't maaari po ay maging aware po tayo kung ano po yung ibibigay natin sa kanila. And huwag po nating pabayaang ma-dehydrate, dahil iyan po ang isa sa mga dahilan din na magkakasakit sila, dahil kulang po sila sa tubig. So ganyan po ang kanilang daily routine, naglilinis sa kanilang katawan bago matulog at pagkatapos kumain.